Nag-bloat po ang aking kambing. Pwede po siyang mamamatay? Ano yung dapat kong gawin? Ang bloated sa kambing ay ang paglaki ng tiyan ng kambing dahil po sa mga nakain niyang hindi kayang i-process ng tama ng kanyang rumen, ng kanyang stomach. Ito ay ang pagpasok ng hangin sa loob ng kanyang katawan sa kanyang pag-inhale. Pero hindi niya po kayang ilabas sa kanyang katawan. Kaya lumulobo yung tiyan ng ating kambing. At sa loob lang po ng halos 5 oras hanggang 6 na oras, pwede na pong matepok ang ating kambing. So ano yung dapat nating gawin, mga kakambing? Bigyan ko lang pa yun ng konting tips para po sa akalaman nating lahat. Sige po. Una-una pong tips na pwede po nating maisabi sa inyo, maituro sa inyo, na napaka-complicated po nito ay, pwede po nating i-pump direct yung tiyan ng ating kambing. Pero po huwag masyadong lakasan. Ito po yung isang lunas na pwede na rin ikamatay ng kambing pag nasubrahan po. At saka pag pump po natin ng kanyang tiyan, ay hindi po nailabas ng tama yung hangin sa daluyan ng kanyang esophagus o sa kanyang puwetan, pwede pong dumaan yung hangin sa mata o tenga ng ating kambing na pwede na rin sa ninang ikamatay ng ating kambing. Pero ito po ay hindi ko lubusang pinapayo sa inyo. Yan po ay kung wala na talaga kayong magagawa at wala talagang ibang paraan na. Yung pangalawang paraan po kasi, mga kakambing na na-experience natin, gumamit po tayo ng gata, ng nyog. Yun po. Marahil magtataka kayo kung bakit gata ng nyog, kasi po na-test na po natin yan. Gumamit po tayo ng gata ng nyog ng 2 ml po sa maliit na batang kambing. At recommended po natin sa inyo ay 3 to 5 ml po sa mga malaking kambing. Gata ng nyog, pag tayo ay malayo po sa bayan o sa bilihan ng mga gamot, yun po, gata ng nyog. At saka pag walang-wala na po, pangatlo po, mantika, cooking oil. Pwede po tayong gumamit ng cooking oil na panlunas na painom sa ating mga kambing. Gaya na rin ang sinabi ko, sa maliliit ay 2 ml at saka sa mga lalaki po 3 to 5 ml na cooking oil na rin. Okay. Next po, in line, isasabi po natin sa inyo, pag meron po sana tayong malaking syringe na pang 10 ml syringe, ano na naman yung gagawin natin doon? Hanapin po natin yung part ng tiyan ng ating kambing na talagang lubusang andyan po, nakastock yung maraming hangin, at tusukin po ito. Pwede po natin tusukin yan, huwag lang tamaan yung mga part ng kanyang tawag doon, flesh, kundi direct po sa tiyan na kung saan nakalungga itong mga hangin po ito. Yung pang 10 ml na syringe po, pataas, yun po yung pwede nating maisabi sa inyo. Nakita na rin natin yan sa ibang vlog po, na dyan pwedeng ilabas yung hangin na nasa loob ng tiyan ng ating kambing. Syringe po, yun po, karayom. Pero yung isang best na pwedeng masabi natin sa inyo, mga ka-agree, mga kakambing, paggamit po natin ng anti-flatulent na gamot, mabibili po sa butika, gaya po ng Simeticon o Sleep Time, yun po, gamitin lang po yun, yung tamang dosage na rin po, na andyan lang, sundin lang po yun dyan sa kanyang direction. Pwede po yun, kasi po yun ay napaka-safe po sa baby natin. Ibig sabihin po, napaka-safe na rin sa ating kambing. Yun yung isa sa pinaka-best na pwede nating masabi sa inyo, ma-tip sa inyo, mga ka-agree, paano lunasan yung bloated na tiyan ng kambing. Ito po ay hindi bloated. Baka sabihin nyo, ito po siya ay buntis. Kasi po pag bloated, parang ganito na rin yung tiyan. Pero yung magang-maga tingnan, at saka umaaray na talaga siya, yung hindi na maintindihan yung kanyang sitwasyon, matutumba na yan sa lupa. At ayan, iyak ng iyak po, mga ka-agree. Yun yung pinaka-best. Sana po palagi po tayong may stock nun. Simeticon, pwedeng-pwede po yun na binibili po natin sa ating mga butika. Anti-flatulent. Yun po yung
mga remedyo na pwede natin gamitin pag tayo po yung nagkakambing. Yun po, lahat na mga tips na sinabi natin sa inyo ay pwedeng gamitin nun in case of emergency. Kaya pag walang-wala, yun kanina yung first, second, third. Pero pag kung pwede lang po, mag-stack po tayo ng anti-flatulent sa ating mga farm para any time of the day na tamaan ng tawag ng bloated yung ating mga kambing, mayroon na tayong direktang panglunas sa kanila. And lastly po, call for your veterinarian. Pag ayun na, nabigyan nyo na ng lunas ang inyong kambing, call your vet pa rin po. Maraming salamat po. This is your friend Agritech Mix TV po. Sinagot lang po natin yung tanong ng ating kaibigan, ano ba yung pwedeng gawin pag nag-bloated yung ating kambing. Maraming salamat. Bye-bye na. Until then. Just